NBA Talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. First, let's have more Ben Simmons. First story is from Bleacher Report and according to Shams. Siguro naman ay nasa utak nyo pa rin ang play na pinasa ni Ben Simmons ang kanyang wide open shot sa ilalim. So, lumabas ngayon na ang mga comments noon ni Doc Rivers at Joel Embiid ay hindi pa rin sila nagsosorry hanggang ngayon. Sinabi ko sa inyo last video na 76ers ang may kasalanan talaga dito. Kasi as a franchise, ano ba dapat gawin sa player mong nagkamali? Sa halip kasi na i-cheer up yung player is kung ano-ano yung natanggap. Pati yung fans ng 76ers, imbis na tulungan is binupa. Sino ba namang hindi magkakaroon ng mental issue, diba? Yung comment nga ni Doc Rivers kay Ben Simmons ay noong tinanong siya kung pang-championship point guard daw ba ito. Ang sagot niya, I don't know the answer to that question right now. Si Joel Embiid naman ay sinabing, I thought the turning point is we had a wide open shot. Pero ang nangyari ay one free throw conversion ang kinalabasan neto ng ipasa ni Ben Simmons. Another story from The Athletic, pakiramdam ni Ben Simmons ay finoforce siya ng team na maglaro at mas lalo nilang pinapalala yung kanyang mental health problem dahil nga ito sa mga fine na kanyang natatanggap na very unnecessary daw. Sa halip daw na tulungan siya ay ganito pa ang nangyayari. Pero nagsalita naman ang kampo ng 76ers na hindi naman daw ganun. Ang gusto nila ay mag-participate si Ben sa mga team activities at meron naman silang mental health professionals. Dinidiin pa nilang napaka-supportive daw nila kay Ben Simmons. Pinoprovide nila lahat ng posibleng resources. Pero nga, di ba? Nag-request na ng trade. Hindi niya naman tinulungan kasi sobrang choosy sa mga gustong kapalit. Eh ngayon, wala kayong nakukuhang laro kay Ben Simmons na kung sana na-trade nyo na meron nang naglalaro para sa pwesto niya. Tsaka nalaman natin yung Ben Simmons at Jaylen Brown na trade rumors. It was reported na Celtics ang interesado kay Ben. Pero syempre yung 76ers, mabigat agad yung inihingi. Jaylen Brown, imbis na parang Marcus Smart plus Dennis Schroeder na lang sana, ba? Diba? Kasi need nila ng playmaker. Pero ewan ko ba sa kanila? Kaya naglabas na ng pahayag si Brad Stevens ng Celtics. Kinausap niya si Jaylen Brown. Sinabi niyang yung pangalan mo ay nasa kung saan-saan ngayon at obvious naman daw na hindi ka ibibigay sa 76ers para magkaroon na siya ng peace of mind. Oo, interesado ang Celtics pero negotiation dapat, hindi yung Jaylen Brown yung kapalit. Grabe talaga yung 76ers eh, no? Samantalang tungkol naman kay John Wall, nag-agree na sila ng Houston Rockets na hindi siya maglalaro ngayong season depende kung matitrade ito sa deadline, which medyo malabo din dahil sa kanyang contract. Though posible yung buyout, okay sa Rockets yon, pero ayaw i-give up ni John Wall yung kanyang guaranteed money. Lastly, may mensahe naman si Klay Thompson sa Dub Nation. It was revealed na posibleng bumalik ito sa kanilang Christmas Day na laro. Nag-post nga ito sa kanyang Instagram ng Hey Dub Nation, it's coming, just stay patient with me, these black uniforms go hard by the way. Sobrang sakto yung pahinga ni Klay ngayong season. Ang ganda ng pinapakita ng team, best record in the NBA right now. Nagkaroon pa siya ng more time at less pressure na bumalik. Good luck Klay, sana ikaw pa rin yung dati at mas better pa. We miss you on the court. And that's all for this video, let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.